sa social media. Todo flex siya ng kanyang workout videos. Active ang lifestyle. Panay ang sayaw sa TikTok. Naka-sexy shorts man at nakatakong. Kaya marami ang nagulat nung napabalita kamakailan na si Gardo nasa ICU o Intensive Care Unit ng ospital. Pakisama po sa dasal ninyo na maging successful sana ang operation ni Gardo Cupcake Versosa ngayon. May nakita pong bara sa ugat niya sa puso. Si Gardo kasi inatake sa puso. Paano nangyari ito gayong siya'y fit at active ang lifestyle? Naisip mo ba na posible palang mangyari sa'yo ito? Di ba ang healthy-healthy mo tsaka ang fit? Wala eh. So, in-assume ko na okay ako. Nung nabalita na na-atake ka sa puso, may mga kumalat na kung ano-anong mga balita. Kesyo wala ka na raw. Masakit sa'kin para sa pamilya ko. Kasi parang hindi ka papatay, pinatay ka na nila eh. Ang heart attack, paano rin ba natin maiiwasan? Hindi daw nakatulong yung mga pag-e-exercise mo dahil sumobra o excessive. Sabi niya, for my age, pinupush mo na masyado yung puso mo. Hi, Gardo! Nitong Webes, personal kong nakapanayam si Gardo. Magaling na mula nung siya'y atakihin. Gardo, thank you very much sa interview na ito, ha? Literally and figuratively, kamusta ang puso mo? Yung puso ko nagmamahal pa rin. Pero may isa pa siyang bara. Ikwento mo naman yung karanasan na nagkaroon ka ng heart attack. Simula po yun, nagkaroon pa ako ng mga long bike rides, mga 2 weeks apart. One in Tarlac, one in Laguna. Siguro mga 2 or 3 weeks after, nagkaroon ng sudden pain sa likod. Unbearable yung pain. Kala ko naman parang baka pagod or o kaya ngawit lang. Nagpamasahe kay wifey. Pero after a while, bumabalik pa rin yung pain. The following day, may early call for work. So sabi ko, baka pwedeng patingnan na muna. Hindi pa nila alam na atake. Sabi ko, hindi dibdibin mo sakit, likod. Sabi nila, para makasigurado lang tayo, pagawa nyo na yung ECG and yung chest x-ray. Nakita sa ECG, medyo erratic yung heartbeat. So you had a heart attack right there and then? I had a heart attack sa bahay pa lang pala. Na-confirm nila na 2 arteries yung barado. Pinapirma na si wifey na medyo critical yung gagawin. Sabi, kailangan nga ng prayers. Yung parang pinaka main avenue nung heart, yun yung 100% na block. Ang general na sintomas ng pagkakaroon ng atake sa puso, yung bumibigat yung dibdib, talagang makirot, masakit, umaakit sa panga, umaakit sa balikat, o nasa mga braso. Kasabay nun, nagpapawis ng malamig yung pasyente. Yung pagkakaroon ng cardiovascular disease, talagang number one yan, ay kinamamatay ng tao, hindi lang dito sa ating bansa. Pero naisip mo ba na posible palang mangyari sa'yo to? Ang healthy-healthy mo, tsaka ang fit. Yes, it runs in the family line. Hindi daw nakatulong yung mga pag-e-exercise mo dahil sumobra o excessive. Actually, sinabi nung doktor na kung hindi ganyan yung lifestyle mo, malamang dire-diretso ka na pagka-atake. Kung sa iba yan, hindi na aabot yan. Pero yung exercise na ginagawa mong biking, like 100 or 200 kilometers, hindi healthy yan. For my age, pinupush mo na masyado yung puso mo. Wala kang symptoms? Wala eh. So, in-assume ko na okay ako. Importante pa rin na regular yung check. Si Gardo agad na sumailalim sa angiogram at angioplasty. Nung ginagawa nila yung procedure, halo-halo na yung pumasok na inisip ko, baka ito na yung time na ito yung paraan na pagkuha sa akin ni Lord. Then biglang parang mas dumami yung ilaw, mas lumiwanag. Then lahat sila nagpalakpakan. Kala ko mga anghel na yung mga pumalakpak. Sabi ko, nasa langit na po ba ako? Sabi ko. So, umabot ka pala sa puntong ganon na you were willing to let go, ready ka na? Ang inalala ko lang talaga, yung mag-ina na maiiwanan ko. Nai-excite naman akong makita yung mami ko sa kabilang buhay if ever na kukunin na nga talaga ako. So, nung time na yon torn ako kasi parang, sige Lord, if it's my time, diba, let's go. If it's your will, diba, di, so be it. Kasi ako, kumbaga, mama's boy. Hinintay ko munang mawala siya bago ko inano yung sarili ko na magkaroon ng pamilya. Actually, nung buhay pa si Mami, yan minsan yung debate namin. Lagi niyang sinasabi, huwag kang mauuna sa akin, ha? Ah, ganun!
'Di ba nung 1980s yung showbiz career mo, medyo hubad yung dating mo, gumigiling ka din. Yung mga medyo sexy yung roles mo. Ah. Oh, yes. Parang yung mga ibang kabataan din na gustong tumulong sa mga magulang. There was one time na sa Seiko, meron silang screen test. Sige, sabi niya, go for it. Maya-maya may lumalapit na sa akin. Sabi, ito na po yung costume niyo. Sabi ko, costume ko to? Envelope na maliit. Pagkano ko, underwear pala. Kinabahan ako kasi iniisip ko, tutuloy ko pa ba to? Kasi nga, dahil napalaki kami, di ba, na conservative, madasalin. So feeling ko, parang taliwas tong gagawin ko. Ah. Mm-hmm. Pero ayoko na maumuwi sa mami ko na hindi ko po tinuloy. Ang scene pala is love scene. After noon, the rest is history. Pero when you look back, anong sinasabi mo sarili mo? Feeling ko, part din ng mga test na binigay ni Lord na parang kung paano mong, di ba, masusubukan yung faith mo, yung upbringing sa'yo. Wala naman akong regrets kung hindi ako dumaan sa ganun. Di rin naman ako makakarating sa kinalalagyan ko ngayon. Yung left anterior descending, naputol na siya dito pa lamang. Dapat makikita mo siya sa normal na ugat, mahaba sana siya hanggang dito sa baba. No? Naging tunay yung daloy. Papakita naman natin yung ugat niya nung nagawa na, no? Na angioplasty na. Ayan na siya, no? Makikita mo dumadali na yung dugo. Naging matagumpay ang unang operasyon kay Gardo. Pero dahil dalawa ang nakitang barado na artery sa kanyang puso, kailangan niya pang sumailalim ng isa pang angioplasty procedure. Pero at that time, hindi kasi yun yung cause ng main problem. So we cannot fix it, lalo na kung unstable na yung pasyente. Nung nabalita na naatake ka sa puso, may mga kumalat na kung ano-anong mga balita, kesyo wala ka na raw. Masakit sa akin para sa pamilya ko. Kasi parang hindi ka papatay, pinatay ka na nila eh. Kung hindi siya nanggaling sa senaryong galing ka sa atake, pwede mong palipasin. Pero kasi to, fresh pa eh. Diba lang, galing ka sa critical stage, diba na ICU ka, tapos dalawa yung ugat na barado. Parang diba, isang paa mo nasa hukay na. Lalo na yung ngayon na parang magka-content lang, yun ang gagamitin. Anong iisipin ng anak namin pag nabasa niya? Ano yung magiging epekto sa kanya? Kaya para pabulaanan din ang mga kumalat na maling balita, si Gardo lumaban sa sayawan. At ang kanyang ka-showdown, mga doktor at staff ng ospital kung saan siya inoperahan. O dun ho sa mga nagtataka ha, kung kanino hinihiram ni Gardo yung mga sinusuot niyang mga napakatataas na mga takong at pagkaikli-ikli namang mga shorts, heto na siya ang mabuting may bahay ni Gardo Versosa. Si Ivy, please join us. Kamusta ka? Okay naman po. Kamusta ka pagkatapos nung crisis na yun na pinagdaanan nyo ni Gardo? Actually, siya yung sumunod na na-ospital dahil sa stress. Talagang pagka nandun ka na sa sitwasyon na gano'n, lakas ng loob saka dasal din po eh. Hindi ako pwedeng maging mahina kasi alam ko sa akin sila kukuha ng lakas ng loob. Ivy, kasi diba puso ito eh. Nakahanda ka ba dun sa posibleng mangyari? Habang nasa loob po siya nung ginagawa na yung angioplasty, nag-surrender na lang po talaga ako kay Lord. Sabi ko, kung ano po yung ipag-aadyan niya, tatanggapin ko. Hindi ko kasi talaga inisip eh, na atake po sa puso eh. Talagang nung time na yon literal na parang binuhusan ka ng malamig na tubig eh. Lalo na nung sinasabi pala nung doktor na yung isang barado eh, ang tawag pala ay widowmaker. Ala ko nung una kasi joke, totoo pala. Nung sinabi nung mga doctors na oras lang, kung na-late kayo, wala na, byuda ka na. Pero pag-amin ni Gardo, hindi lang daw ito ang unang beses na nalagay sa alanganin ng kanyang buhay. Naka-apat ka na dun sa sinasabi nilang 9 lives. Totoo yun. Ano-ano ang mga insidenteng ito? Totoo rin bang naghihirap na si Gardo kaya nagbebenta na raw ng kanyang mga gym equipment? Anong reaksyon niyo dun sa balitang yun? Para bigyan ng lakas ng loob si Gardo sa paparating pa niyang operasyon, meron din sa kanyang mga bumati. Wow! Sana matikman ulit namin yung napakasarap na luto mo. Para nila akong nanay. Ang mga tagpong magpapangiti ng puso ni Gardo. Baka naman pwede akong makarequest ng TikTok sa inyo, ma'am. Sa aming pagbabalik. Matapos atakihin sa puso si Gardo Versosa nito lang Marso,
unti-unti rin siyang nakarecover, lalo na nung naging matagumpay ang kanyang unang angioplasty procedure para matanggal ang bara sa isa niyang artery o daluyan ng dugo sa puso. Pero lingid sa kaalaman ng marami, hindi pala ito ang unang beses na nalagay ang kanyang buhay sa bingit ng kamatayan. Second life mo na ito. Siguro pang-apat na. Ah, ganun. Alala mo pa ba what went before that? Yung isa, nung karoon ng food poisoning. Pangalawa? Grade 4 or 5 ako. Pagbaba namin ng nanay ko ng jeep, alam pa lang ba ako. Tumumba ako. Nasagasaan ako sa ilalim. Dumaan ako, nakita ko yung jeep dumadaan sa ibabaw. Tapos after dumaan, praise God, nakatayo ako na walang galos. Galing naman. Paminsan-minsan, pahiram nga ng guardian angel. Ito yung isa. May ginawa kaming comedy action film before na kailangan ko sumakay sa loob ng kariton. Kita ko yung gulong talaga ng 18-wheeler. Dumadaan na dito. Sabi ko, Lord, iba na to. Pumalun na ako palabas. Split seconds lang. Durog yung kariton na dinaanan nung 18-wheeler. Then yung ngayon, apat na. So kumbaga medyo may sapusa ako. Pag hindi mo pa talaga oras, totoo yun. Paano nagbago yung buhay mo ngayon? Kasi lagi akong parang lively, magalaw, makulit, ma-exercise, parang palaging maraming gustong gawin. So ngayon, parang ini-enjoy ko lang muna. Mga nice and slow. Ngayon, naghahanda na si Gardo para sa ikalawa niyang angioplasty procedure. At dahil hindi na raw niya kakailanganin pa ang ilan sa kanyang mga gamit sa gym, lalo na yung para sa exercise na masyadong mabigat, naisipan niyang ibenta na lang ang mga ito. Anong reaksyon niyo dun sa balitang yun? Kasi syempre niisip na nila, baka naghihirap na si Gardo. Bago pa yung dun sa gym equipment, minsan kasi may mga binebenta ako. Gusto ko naman mag-generate ng funds para dun sa charity. So hindi ko na masyadong dinidetalye minsan na parang, kaya ako to binebenta para iba may matulungan na batang ganito. Hindi ko naman pwedeng iasa lahat dun sa work ko. Ginawalan din ako ng doktor na magbuhat na masyadong mabigat. Sa mga lalaki, mga 40 years old ka na and above. Sa babae, mga 45, 50. Dapat mas concerned ka na sa cholesterol mo. Alamin din kung ang sugar mo ay tumataas. Yung tatlong yung kasi, blood pressure, cholesterol, blood sugar. Sila kasi yung mga risk factors. Smoking, talagang directly related yan sa pagkakaroon ng sakit sa puso. At saka yung family history. In terms of diet, na get 5 servings ng vegetable, fruits. Yung time na idle ka, limited to 2 hours per day. You get mga 1 hour of exercise. 0 sugar drinks. Zero smoking. At para may baong dagdag lakas ng loob si Gardo sa paparating pa niyang operasyon, may mga nagpaabot sa kanya ng mensahe. Hi, Kuya Gardo! It's good to hear you're okay now. Health is very important. Take care always, Cupcake. We miss you. Wow! Gardo, aka Cupcake. Pare, kamusta ka na? Eto kami ngayon sa set. Ikaw lang iniintay para makapag-taping na rin. Pare, hope to see you. Take care, buddy. Ano pa? Eh, napakasarap magluto niyan. Promise. Sana magkita-kita ulit tayo soon. Matikman ulit namin yan. Napakasarap na luto mo. Love you, Cupcake! Sa lock-in, nilulutuan ko sila. Para nila akong nanay. Re-request sila ng ulam. What's up, Cupcake? Maraming salamat sa friendship. Isa ka sa mga iniidolo ko, Cupcake. Hello, Abe. Musta na? Para nakakampanya ang tema nung ano eh. Ingat lang. Ano mo namang hindi na tayo bumabata eh. Get well soon and hope to see you again. Hi Abe, kumusta ka na? Magpalakas ka pa. Lagi lang ako nandito para sa'yo. Alam mo yan, mahal kita, kapatid kita. Ayokong may mangyaring masama sa iyo. Mag-iingat palagi. I love you. Thank you so much. Ayan, narinig mo yung mga pagbati sa'yo, Gardo. Anong pakiramdam? Nakakataba ng puso. Kumbaga, heavenly feeling. Kahit saan kami magpunta, I prayed for you. Sabi ko nga, Lord, ang sarap pala nung feeling na ganun. Kung ano yung ininvest mo, babalik talaga siya sa'yo. And then actually to, hindi naman sa pambobola. Sabi ko, kailan ako kaya magigest kay Ma'am Jessica? Iniisip ko palang binigay na ni Lord. Paano na bago yung buhay nyo? After nung mga ganung mga pangyayari, lalong pinatitibay yung relasyon namin. Mas lumalakas yung faith namin. Thank you, ha. God bless you. Pagdadasal kita dun sa isa pang procedure na pagdadaanan mo. Pati na rin ang inyong pamilya. Thank you so much. Baka naman pwede ako makarequest ng TikTok sa inyo, ma'am. Diba? Para naman... Diba? Sige! Yes! Game! Yes!
Ang heart attack, napaka-traidor. Kaya sa lahat ng pagkakataon, ingatan ang puso. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.